Ngayon naman ay mag-calibrate tayo ng pH meter. Ito ang laman ng pH meter na mabibili nyo sa Bulacan Hydroponics. Meron itong dalawang pH buffer solution, pH meter, instruction or babasahin, at syempre ang box. Ito naman ang mga materials na kailangan natin. Yung transparent na glass, stirrer, gunting, distilled water, Absolute or Wilkins, tissue. Umpisa na natin. Lagyan lang natin 250 ml na tubig ang dalawang transparent na glass. At about 1/4 naman sa pangatlong glass. Gumamit ng room temperature distilled water para mas mabilis ang pagtunaw ng powder or pH buffer. Kunin na din natin ang pH buffer at i-dilute sa tig-isang glass. Haluin mabuti ang pH buffer solution. Normally, it would take between 3 to 4 minutes para lang malusaw. Naka-fast forward lang itong video kaya mukhang mabilis. Dito na nga tayo sa labas para maliwanag. Pakita muna natin kung paano gamitin itong pH meter. Kailangan alisin yung takip. Makikita sa ilalim, yung parang bulb, yan po yung probe indicator. Once naka-turn on ito at basa yung probe, magre-read ang pH meter. Nga at may turn on button tayo sa taas at cal for calibrate button naman sa baba. Umpisahan na natin ang pag-calibrate sa 6.86. Yes, ito po yung una ayon sa instruction. Hilubog lang natin yung probe sa tubig. Then maghihintay lang po tayo ng 20 seconds. Once mag-stable na yung number sa screen, i-press na natin ang cal button at i-hold ito for about 5 seconds. Then magbi-blink ang screen ng 3 beses at calibrated na ito sa 6.86. Hugasan naman natin ang probe gamit ang pangatlong baso, then pupunasan natin ng tissue. Ginagawa natin ito para hindi ma-mess up yung susunod na ika-calibrate natin. After nga niyan ay isusunod na natin ang number 4. Katulad kanina, we will wait for 20 seconds para mag-stable yung number and then we will press and hold ang cal button or calibrate button and wait for it to blink ng 3 beses. Nasa 3 to 4 minutes lang naman ang pagkakalibrate ng pH meter. Kaya lang marami tayong reminder sa video na ito kaya napahaba ng konti. Once calibrated na, hugasan ulit ang probe gamit ang pangatlong baso at pupunasan ulit natin ito. Ang mga pH meter na ito ay calibrated na mula sa manufacturer kaya minsan may mga basang probe na masi-ship out. Don't worry, we guarantee naman na bago ang aming pinapadala sa inyo. Ngayon naman, itetest natin ang accuracy ng ating kinalibrate. Unahin natin sa 6.86. Based on the buffer solution, ang accuracy na to ay plus or minus 0.01. Basta nakalubog na yung probe ng pH meter, kailangan lang nating intayin mag-stable yung number sa screen at yan na nga, nakuha natin ang number na 6.86. Ulitin lang natin ito sa number 4 na buffer. At yan, calibrated na din siya sa number 4. After nating i-check ang accuracy ng pH meter, pupunasan natin ulit yung probe. Once na-dry na ito, magsi-zero ang nasa screen. Dahil calibrated na nga at accurate na ang ating pH meter, gamitin na natin ito sa grow box. Kailangan haluin muna natin ng tubig sa loob ng grow box. Siyempre, ilulubog natin ang probe at hihintayin lang natin mag-stable yung reading sa screen. Ang nakuha natin dito ay 4 point something. Dahil malapit na nga itong i-harvest at maganda naman ang resulta, hindi na natin ito i-adjust. But if you will, ang kailangan nyo dito ay ang pH up solution.
Kung sa tingin mo naman ay this is too much, well, we have another option for you. You might want to try our pH paper strip. Gamit itong yellow na papel, ididip lang natin ito sa tubig na nasa loob ng grow box. At yung water na nagmula sa papel ay magbabago ang kulay. Now, based on your judgment, i-identify natin ang color ng water from pH range na 1 to 14. Mas malinaw naman ito sa personal. Ayan, at sana may natutunan muli kayo sa video na ito. If you have any question or suggestion, you may comment down below. And for your hydroponic supply needs, visit us on our Facebook account to know more. Thank you for watching at laging tandaan, basta hydroponics!